Hello guys, welcome back muli sa ating channel. Meron po tayong gagawin ditong plasma na TV 43 inches. Pumuputok po siya. At hindi natin alam kung ano yung pumuputok. Kung yung parts ba o yung panel. Kasi nagpalit ako ng apat na IGBT. Pakitutuan mo nga ito. Apat na IGBT, nagpalit tayo. Nung ikabit po natin, pumuputok po siya. Tingnan natin kung paano yung putok. Pakitutukan mo itong maigi. Nakita natin yung putok. Tingnan natin maigi ha, kung paano siya puputok. Pakitutukan mo lang ito doon maigi ha. Tutunog yan pagka pumutok yan. Check mo maigi kasi pagputok kasi niyan, kailangan mahugot ko kagad eh. Pag hindi ko nahugot, masisira uli ang X-board natin eh. Dito ka tumutok maigi ito. Tutukan mo itong side na ito. Asas ako ah. Ano yun? Tok? Ay, gumanag. Ayun. Oh, yan na! Yung kanyang panel, sira. Kasi nag-a-arcing yung kanyang high voltage eh. Bakit nag-a-arcing? Pwedeng naputol yung kanyang dugtungan sa kanyang carbon. Ngayon, alamin natin baka nasira uli yung X-board natin. Check natin yung hindi nasira. Napansin nyo ha? Parang watusi. Ganun. Tanggalin natin yung kanyang panel. Kasi baka mamaya nasira yung ano eh. Mahirap pag nasira uli yung ano, hindi natin marirepair. Itong napakahirap sa plasma yung ganito eh. Para kasing CRT ito na may flyback na pagka naputas yung flyback. Nag-a-arcing, naghahanap ngayon yung kanyang high voltage ng ground at tama siya rin. Tapos maninibak ng mga CRT. Ngayon, titingnan natin kung hindi nasira yung kanyang X-board. Tutukan mo itong tester ha, kung mag-on siya. Asaksak uli natin yung kanyang outlet. Kailangan may lumabas na boltahe dyan. Pag wala lumabas at bumagsak yung boltahe, nasira yung ating IGBT. Kita ba itong ano? Ayan. Ayun, 87, 86. Ibig sabihin, good yung ating unit. Good yan. Ayan. Yun yung sumusupply ngayon sa may kanyang pinaka-plasma. Para lumiwanag yun. Bakit siya kanina nag-spark? Maaring putol siya. Malalaman natin yung kung putol nga siya.
Yung ano mo natapon. Medyo mahirap talaga gumawa ng plasma kasi nagpuputukan ito. Ito sa titik. Nakikita natin may ito. Kailangan natin ng posporo. Para saan? Pangkalang. Magandang pangkalang. Pansinin nyo itong pumuputo kanina. Dito, tinang tumaigi. Nakikita mo ba itong mga, yun o, yung spark niya? Kita ba? Ito yung gilid, tignan mo yung gilid. Ito toto yung gilid. May spark yan eh. Kita na? Ito spark yan eh. Tignan mo yung sa taas. Ayan o, spark yan o. Ayan o. Ito toto. Nako, hindi mo makikita. Dito ka tumingin. Yan. Kita ba? Tignan mo. Ayan o. Ito, to. Spark yan eh. Putok. Yan o. Banda dito ka tumingin. Ito, to. Ay, kita ba? Ayan. Kita no? Ito, spark o. Tutok mo yung camera mo. Yan. Kita? Wala. Yan yung kanyang pumutok. Na nag-i-spark kanina. Parang Watoshi. Ibig sabihin, yung panel natin, sibak na. Ngayon, paano natin gagawa ng paraan yung panel para mapagana uli natin? Testingin natin na kung talagang sibak na siya. Itong panel, may karbon yan dito. Diret yan. Paikot yan hanggang doon. Tingnan natin kung may continuity pa ba siya. Dito tayo magtetest ha. Tingnan nyo maigi ha. Wala na siya open na oh. Pero pagka dito siya, meron yan. Kasi hanggang dito karbon eh. Ayan, meron no. Napansin nyo? Tignan mo tong ano, yung scale ng tester. Meron, di ba? Pero pagka pinarating mo na siya rito, wala na siya. Oh. Sa kabila, ganun din yan. Ayan, meron siya. Oh. May continuity. Pero pag pinarating mo na rito, wala na. Oh. Pero pagka itong dalawang pinag-testing mo, meron, di ba? Kasi nagkadikit pa siya, magkadikit. Ganitong nangyari dyan. Papakita ko sa inyo kung paano nangyari dyan. Medyo mahirap gawaan to. Kailangan alam mo technique. Kasi pag hindi mo alam ang technique, sasabog uli yan. Papakita ko sa inyo yung drawing natin. Ito ang panel. Yan. Itong kudrado na yan, nakapalibot yan, carbon. Tapos, may ribbon dito na dalawa. Ito yon. Pumutok ito, pumutok. Ang pagkakaputok niya, either dito, wala siya ng continuity, no? Hindi nga magkakaroon ng high voltage dito. Or, yung pagkakaputok niya, either dito. Yan ang pumutok. Kasi carbon yan, eh. Carbon pa rin yan, eh. Carbon na marami yan, eh.
Nakukuha niyo po ba? Na picturean mo ba ito nung dinadrawing natin? Ganyan ang nangyari diyan. Ngayon, paano natin re-remedyohan yan? Kung ito carbon, carbon yan, di ba? Kailangan ito magdugtong uli yan. Magdugtong uli yan para magkaroon siya ng supply dito. Pumasok yung supply sa apat na yan, na rectangle na yan. Kasi putol siya eh. Putol yan eh. Kailangan magkaroon siya ng kadugtong uli dito. Para magkaroon uli siya ng continuity. Ganun ang gagawin natin. Sa papaanong paraan. Napapansin nyo itong yung tinatawag na SIM brush. Ang kotse ito eh. Ang mga auto supply. Ito naman yung guma. Ito ang niremedyohan natin yan para mabuo natin yung kanyang panel. Para yung pang auto supply ito, no, lalagay natin sa may TV. Wow! Tignan natin kung magkakaroon ba ng tagumpay. Tignan natin. Ipisahan natin. Kailangan patient. Basta-basta to. Una, ang gagawin natin dito, yung kanyang pumutok na ribbon o yung panel na pumutok, lilinisin muna natin yun. Medyo mahirap nga lang nagawaan talaga ito. Kaya maraming sumusuko dito eh. Kailangan malinis ng maigi ito eh. Yung carbon kasi nito, madumi. Kaya, pag nalinis mo na siya, kakapit ngayon yung SIM brush dito. Bago natin lagyan ng sapi. Kailangan yung pagkakasapi mo rito, maayos. Talagang lapat na lapat. Kasi pagka hindi lapat ang pagkakasabi, hindi magiging tagumpay yung operasyon mo. Yan, nakikita mo yung putok o. Oh. Yung putok yan yun. Nag-arcing siya dito sa may ground. Oh. Kasi hindi na siya nagkakaroon ng continuity. Kumbaga, naubos na yung carbon niya.
dito siya. Ito yung karbon niya. Ito yung sakop ng kanyang karbon dito eh. Hanggang dito. Tapos dito, may magdudugtong tayo dito. Saka dito. Medyo mahirap talaga ito. Ano kaya diskarte dito? Ayun mo, okay. Putok na putok siya. Oh. Magkakap tayo ngayon ng same brush niya, yung sakto lang dito sa may karbon na itatapal natin. Ito siya ang ganda ko. Kailangan ba sukatin yan? Kailangan sukatin yan. So, ito yung ano yung pansahan na lang. Good na natin ang ganito. May maganda akong panghiwa dyan. Dito? Malambot. Pwede ba yun? Ito, pwede ba. Ito. Aha mo. Parang ruler. Bigyan ka tayo ruler.
ito kailangan ilihahin mo siya. Yung sasapi sa carbon, lihahin mo. Dapat nga yan, hindi lukot-lukot. Dapat yan, talagang walang lukot eh. Walang lukot yung nabili ko eh. Para kasi pagka hindi lukot, lapat na lapat siya. Ito ba yung liha? Medyo matagalang gawa ito. Kailangan lang medyo patience ka. Saka mo siya ngayon lilihahin. Para yung kanyang pinakatangso lumabas. Medyo mahirap nga lang. Eh, medyo lumalabas na yung kanyang ano, pinakatangso. Ilang minuto na yan? Isa medyo pino eh. Ang isa ka naman. Ba yun? Napunta. Ayun.
Teka. Nalihan na natin siya ng pinong liha. Kaya didikit na yan. Tapos sasalpakan natin ng guma. Para pag salpak niya, ipit na ipit siya, yung lapat na lapat. Bago natin lagyan ng goma at ng sapi yung kanyang sapon, kailangan malagyan muna natin ito ng tape kasi para hindi magkadikit. Medyo matrabaho lang talaga. Tama.
Tinapian natin yung kanyang bakal, yung ground. Kasi minsan, pag nagsiksik ka ng simbras, tumatama sa ground eh. Kaya, para safe, ilagyan natin sa nang safe. Ito na ang pinakamahirap sa paggawa ng ganito. Kung paano mo siya isisiksik ng maayos. Hindi ba pwede yun? Alin? Hindi pwede yun? Kailangan may puwersa, may laban siya, naglalaban yung kanyang ano. Kasi pag hindi siya naglalaban, wala, ampaw yan, puputok uli yan, lalong masisira at di na magagawa. Yung pinakamahirap na ginagawa sa plasma, yung i-repair mo yung panel.
ba? Ang hirap. Ay. Ayan to, pagka mamalupot. Kailangan, hindi siya mamalupot. Kailangan tuwid na tuwid. Nasaan yung ano? Aabutin tayo ng 10 oras dito.
Natin kung magkaroon ba na continuity. Meron na ba? Tutukan mo nga yung ano, Estelle. Meron na siyang continuity, oh. Ibig sabihin, yung putol niya, nadugtong na natin. Kaya lang, dapat pa tayo maglagay dito. Tingnan. Thank you.
Lasag. Yan ang piingatan nyo, mga katik. Yan ganyang disgrasya. Napingas siya. Pero malayo sa bituka. Tingnan natin kung meron ba siyang brown. Wala siya, no? Tingnan natin kung nagkaroon ng continuity. Ayun, nagkaroon siya, oh. Ibig sabihin, napagdugtong natin yung putol niya. Ngayon, tetestingin natin to kung magtatagumpay tayo. Bago natin testing, wawiringan muna natin siya. Nabasag pa, no? Sumusuko sa plasma. Gugupitin natin itong bandang dulo para magkaroon tayo ng hihinangan. Kailangan huwag didikit sa ground. Pag dumikit sa ground, malungkot yan. Puputok na yung panel mo. Puputok pa yung mga parts, mga IGBT mo. Sirahan na lahat. Hindi man siya magagawa. Tingnan natin kung may continuity pa. Baka nausog eh. Wala siyang ground, no? Ayun, may continuity pa rin. Saan natin lalagyan ng inang. Medyo masalimuot po to, mga kasamang tech. Mga hobbyist yung ganitong troubleshooting.
nalaman natin pag nagtagumpay tayo pagka sinindihan natin. Nasaan ang cutter? Kawiring nga natin siya para magkaroon siya ng supply. Kaduling. Kailangan natin matipan yan. Kailangan niya hindi tatama sa ano eh, torniluan. Pag tumama yan, ka-ground uli siya, patay ka dyan.
natin kung ano ang magiging resulta. Ayun na kasi ito ang soldering natin. Pang cellphone lang ito. Sana pala sinuot ko na lang sa butas. Hindi suot mo. Ano? Kasi yung nasa ilalim, baka ano eh. Masyo. Ay, sorry. Hinang na ba? Duli na ako. Parang hindi. Yung isa. Ama. Tanggal. Ama.
natin. Diba tumalsik yung tingga rito kanina? Mamaya punta rito eh. I-check mo muna. Okay, bata mo. Hindi naman natin ito kung nagkaroon ba siya ng short. Pag short ko, hindi natin pwedeng buksan yan. Wala, di ba? Wala siya, no? Wala. Okay na. Titignan ngayon natin kung aandar na siya. Ano may tingga sinasabi mo kanina? Wala naman pumasok. Okay naman. Sinuunan na natin kung ano na siya. Kung magkakaroon siya. Sana'y maging matagumpay ang ating operasyon. At hindi naging matagumpay ang operasyon, ibig sabihin, hindi tagumpay. Patay kang pipi ka. Patay kang pipi ka. Tingnan natin kung magkakaroon siya. Kung hindi na siya puputok. Mabilis tayo eh. Mabilis. Ako na. May 86 siya. 22. Uy! Giniano ba? Parang may nakita akong maganda. May nakalagay yun. Check signal. Cable. Tagumpay! Ang ating operasyon, tagumpay, malinis.
Yan natin ang video. Ay. Masaya ang buhay. Masaya ang buhay. Yan. Uy! Enter. Uy! Ang saya ng buhay. Wow. Naghang. Bakit siya naghang? Tagal siguro na i-stop to. Ayun. Ayun. Ayos ba? Ganyan po ang pag-repair ng panel na open panel ng plasma. Medyo mahirap gawin pero pag nagawa mo naman, successful naman. Yung ganung design ng pagkakagawa ng panel, matibay po yun. Bakit? Kasi yung kapit niya mahaba eh. Hindi kaya ng kapit dito, dalawa lang. Meron akong ginawang ganito na 6 years ago na buo pa rin. Pero kaya lang siya nasira nung nilanggam dito yung kanyang ex-buffer board. Nagkaroon siya ng maraming guhit. Pero yung pagkakagawa ng ganitong panel, napakatibay. Yan po ang sekreto ng open panel ng plasma. Ganun lang ang diskarte para magawa po ninyo. Kailangan kasi yung pagkakaano dito, yan, gaya yan. Ihipuin mo yan, hindi naman umiinit. Oh. Pag umiinit yan, ibig sabihin yung pagkakalapat ng ganyan, medyo nakaawang, hindi masyadong lapat na lapat. Kailangan lapat na lapat na ganyan para maganda yung bunga. Tingnan nyo yung mag-asawa, lapat na lapat na ganyan. Pagkaraan ng 9 na buwan, may lalabas na bata. Tayo kalokohan, you know? Yan po ang paggawa ng plasma na open panel. Sira na yan pero na-remedyohan pa natin. Maswerte yung may-ari nito. Kasi binigay sa kanya yan, sabi, paggawa niya naman. Eh, pinagawa. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. Pumuputok-putok. Parang watusi. At walang pagkakaiba sa ano to eh, sa CRT. At pag nag-arcing yung kanyang flyback, naghahanap yun ng kanyang pupuntahan eh. Ang pinupuntahan lagi nung ground. Parang yung ito kanina, nung unang bukas natin, pag-spagyak, ganun kaagad. Mapapansin mo, mayroon siyang pinupunta ang ground, kaya lang hindi niya masyadong maabot, kaya hindi nasira yung ating mga IGBT. At sana'y may natutunan na naman kayo sa video na ito. Sa mga bago pa lang sa aking mga vlog, mag-subscribe po kayo sa aking channel, mag-like kayo, mag-share, mag-comment po kayo. Tingnan nyo, ang kinis oh. Hindi ba siya maganon? Sa video. Sa mga ganon, di ba? Iba kasi yung ano yan eh. 60 hertz kasi yan. Mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Mag-abang kayo sa mga video na aking i-upload. Para po matutunan ninyo yung mga technique na malulupit na technique na
hindi pangkaraniwan, hindi kasi pangkaraniwan yung ganitong problema eh. Nakita niyo sa umpisa ang haba ng pag-iipit ko ng ano para lang mailapas siyang maigi. Yan po ang kanyang resulta. Muli, nagpapasalamat ako sa aking mga supporter, sa mga kapwa-take, sa mga baguhan, at higit sa lahat, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayod.